He is the beginning and He is the end. Pero walang katapusan ng Diyos na ito. Now, our life today is composed of three parts: body, soul, and spirit. Now, ang tanong ko ay, bakit mayroon All Saints Day? Mayroon All Souls Day? What is the difference between All Saints and All Souls Day? Yung lahat na nakipag-isa kay Kristo at hindi nadala ng hikayat at tukso ng mundo, iyon ang mga santo sa harapan ng Diyos na ating ginugunita. What about the soul? Kaluluwa. Sana pupunta ang kaluluwa. What is the soul? Body, soul, and spirit. Our body is the temple of the spirit. Ito ang tahanan o templo ng Diyos, Espiritu Santo. Amen ba? Ano naman yung ating soul na tinatawag na kaluluwa? That is our reasoning. Yun ang pag-iisip ng tao. Kapag namatay na isang tao, wala na siyang isipan. Wala na yung kaluluwa. Wala na. Where does the spirit go? Ang espiritu ay hininga ng Diyos. Iyon ang walang kamatayan. Iyon ang buhay na walang hanggan na taglay ng ipinagkaloob ng Diyos sa tao. At iyong buhay na walang hanggan yon, sa huling araw, magsasama muli. Ibabalik sa atin yung hininga ng Diyos. At maririnig natin, sabi sa Biblia, ang tinig ni Kristo Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Lahat na sa kanilang libingan ay babangon. Maririnig ang tinig at panawagan ng Kristong itong Panginoon na nangakong magbabalik siya. Pagkatapos ihanda niya ang ating eternal na tahanan sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen ba? Ngayon, malinaw na ba ang ibig sabihin ng Pasko? Pagdating ng Kapaskuhan, ang ating pinaghahandaan ay buhay. Buhay familia. The family of God. The holy family of God. Now, kaya nagkakaroon tayo ng kagalakang hindi mabibili ng pera kapag nakikita natin ang ating lola, ang ating lolo na buhay pa, nanay at tatay, ang ating mga apo, nagsasama-sama. Narinig niyo yun? Paano kami, Brother Mike? Babalikan ko muna yung baka makalimutan yung aking panauhin. So in other words, pwede na niyang hindi ituloy yung pagbibigay niya. May rason na siya. Hindi ko tinanggap sapagkat mali yung nakasulat. Inabot siyang isang buwan. Nung isang araw, bumalik siya doon sa akin tanggapan. Umiiyak. Dala-dala niya yung checking 800,000 plus. Tama na yung pangalan. Kako, bakit ka umiiyak? Nanghihinayang ka ba? So, hindi siya pangkapagpaliwanag sa akin. So, anyway, sabi niya, Brother Mike,
ang iyak kong ito, iyak ng katuwaan. Iyak ng kagalakan. So, hindi ko alam kung rason. So, pinaimbestigan ko, ako chismoso kasi ko eh. Pinaimbestigan ko sa labas, sa nakadyoting disciple. Alamin niyo nga kako ang problema noon. Ito ang kanyang problema. Ang sabi ng mister niya, ang laki naman yan. Huwag mo nang ibigay yan. Mayaman na yan si Brother Mike. Pero sa kalooban niya, may bumubulong. Manalig ka. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi naman sa ayaw na ayaw daw ng kanyang mister. Kaya didi-discourage siya ng mister. Makakabili na tayo anyang SUV niyan sa halagang yan. Pero yung tinig ng Diyos sa puso niya, sapagkat nabubuhay na siya sa paghahari ng Diyos, tatandaan niyo ito, pag kayo at tayo ay nabuhay sa paghahari ng Diyos, ang tinig ng Diyos ang mananaig sa atin. At kapag sinunod natin ang tinig ng Diyos, ang bunga niyan ay kagalakan at kapayapaan. Bunga niyan ay kagalakan at kapayapaan. So, ang bilin sa Biblia, huwag kayong matatakot. Huwag kayong manghihinayang. Ang sabi ng Diyos, kayang-kaya kong ibalik sa inyo ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen ba? Now, bibigyan ko pa kayo ng isang sekreto sa pananampalataya. And this is one of the secrets of this ministry. Pagkakaisa. Pagkakaisa. Noong unang panahon, nagkaisa ang mananampalataya ng isipan at damdamin. Nagkaisa silang paniniwala. Wala silang gabay kundi ang salita ng Diyos na ipinangangaral sa kanila ng mga alagad ng Panginoon. Sama-sama silang kumakain sa tahanan. Sumasama-sama silang nagpipira-piraso ng tinapay. And by the way, before I forget, this is what you should prepare for Christmas sa ating overnight. 5 pirasong tinapay lang. At saka 2 pirasong isda. Iyan ang baon natin. Huwag na kayo mag-alala tungkol sa hamon. Umamon. Tatandaan nyo, nagpasimulang gumawa ng kababalaghan si Kristo Jesus sa pamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Gusto nyo dumami ang inyong angkan na may takot sa Diyos, may kayamanang galing sa Diyos, hindi nagkukulang sa anumang bagay sa Sabado. Thank you.
purihin ang Panginoon. Nasa kamay. Sa kamay. Tatanda nyo, sinabi sa Biblia, it is not good for man to be alone. You must have a suitable helpmate. Suitable prayer partner. Para pag may kailangan tayo, kahit tayo magkalayo, tawagan mo ang prayer partner mo sa Facebook. Yung charismatic na prayer partner, ang sasagutin, Lord, hear our prayer. Amen ba? Now, isa pa. Tanda nyo, naghahanap ang Diyos ng bunga sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng tayo balik ng balik, tumatanda na tayo, wala tayong kapalit sa gawain. Amen ba? Kailangan tuwing dadalo kayo, mayroong kayong bagong kasama. Bagong akay. Ha? Bawat aakayin nyo, parang si Kristo na rin ang umakay. Inaakay natin sila, hindi para pasikatan natin sila, hindi para kay Brother Mike, kundi para matupad natin ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Tasa kamay. Paano natin matutupad ang kalooban ng Diyos? Ha? Huwag kayong aabsent sa Sabado. Amen. Okay, tasa kamay. Tatandaan nyo, ang aking iniiwan sa inyo ay bunga ng aking panalangin. Hindi nyo may alam yan, ang isisigaw nyo ang maririnig ng Diyos. So ang isisigaw nyo ngayon, para sa akin ito. Salamat sa Diyos. Ulitin nyo nga. Sure.